afternoon mga kadali. Magandang hapon sa inyo. Ngayon, ang i-share ko sa inyo mga kadali, kung paano ko linisin yung preno ng sasakyan ko. So yung nasa rear brake is dump brake siya. Then yung nasa front wheel naman na preno is disc brake mga kadali. So ayun para sa akin as a personal experience, wala rin akong ginagawa. So ako na ang gagawa ng paglilinis ng preno ng sasakyan ko mga kadali. Pero if ever may ano naman kayo, may budget kayo or medyo hectic yung schedule nyo, pwede din naman sa talyer. Okay mga kadali. So ito i-share ko lang sa inyo my own experience at sana matulungan kayo ng video na ito na i-share ko para malinis nyo rin maybe one day yung mga preno ng sasakyan nyo mga kadali. So ito yung mga dapat nyong ihanda na equipment o mga gamit, mga tools para malinis nyo yung brake nyo, na brake ng sasakyan nyo. Ito yun mga kadali. Mga kadali, so nakita nyo ulit yung RC1 lubricating spray mga kadali. Production siya by Pioneer. Yun. So ayun mga kadali, ngayon ko pa lang siya gagamitin, yung dati kong ginagamit yung 4WD. Pero as for sa akin, parang mabango siya, maganda siyang sa amoy, hindi siya ganung kabaho. So isang tip lang din bago tayo mag-proceed dun sa paglilinis ng preno natin mga kadali. If ever na mabigat yung window nyo mga kadali. Yan. Sa akin kasi manual. So manual. Pwede rin naman yung mga dipindot. Yung mga automatic na pinipindot up and down. So dito yung siya lalagyan ng ano mga kadali. Ayun. So dito nyo siya lalagyan ng ayan o oh. Ayan mga kadali. So dito nyo siya lalagyan pati dun sa kabila. Ito rin mga kadali oh. Ayan. Ayan. Para lang maalis yung dust. Para maalis lang yung mga dumi dun sa magilid ng rubber. So ayun, kitang-kita nyo naman, lumambot siya ng konti mga kadali. Okay, so isang tip din yan mga kadali para lumambot. Okay mga kadali, so we will proceed dun sa paglilinis natin ng preno. Ayun mga kadali, so we will proceed sa paglilinis natin ng ating preno. So unahin natin yung rear brake. So bago ang lahat, syempre, i-loose muna natin yung mga lug nuts nung mga gulong. So yung akin kasi naka-lug nuts siya na separate. So kailangan ko ng adapter. Tapos itong pagtanggal ng gulong. So let's go. Tanggalin, i-loose muna natin siya. After nating i-loose, ilalagay natin yung mga jack natin. Okay? Yeah, luwagan na natin yung mga lug nuts. Tapos isusunod natin yung jack natin mga kadali. So ako kasi ang ginagamit ko, nagdadalawang jack ako para safety na din, kasi pag isang jack parang alanganin, di ba? So ayun, magano ako, gagamit ako ng dalawang jack. Watch out.
Hindi pwede kang tumayo. Tapos gaganyan mo ako dito. Umiikot kang ganun. Hindi pa nakapuntunta ka na. So ayun mga kadali, nakakalimutan ko lang kanina. So kailangan nyo ng kalso. Kakalsuhan nyo yung mga gulong mga kadali kasi aalis na aalisin natin siya ng pagka handbrake tsaka yung pagka ano niya, yung pagka preno niya doon para maalis natin yung dump brake doon sa likod. Okay mga kadali, safety first, you must put kalso. Ayun, kalso. Okay. Ayun, mga kadali. Ayun, mga kadali. So, additional safety na rin. Baka in case malaglag yung sasakyan nyo. Ilalagay niyo itong gulong sa ilalim dito. In case lang. Eh, wala ka naman din paglalagyan, di ba mga kadali? So, if ever, hindi naman sana, mahulog, meron ka pa rin suporta. Okay mga kadali? Ayun mga kadali, bali naalis na natin yung ano, yung gulong. Tapos yung dump brake, para maalis to, ang ginagawa ko kasi ganito. Pupukpukin natin dito. Yan. Pupukpukin natin sila dito. Isa-isa. Paikot. Para naluluwag-luwagan siya. Pero ako, para medyo maging safety to, hindi mabakbak yung pintura, nilalagyan ko ng basahan, mga kadali. Yan. Paikot siya, mga kadali. Yun. Ayun, diba? Yan, medyo marumi na rin siya ng konti. Yan. Tapos mas greasy siya. Madumi siya ng konti, mga kadali. So, ang gagawin natin, ang first move natin, kadali. Kaya kailangan natin kanina yung timba na may sandali. Timba na may sabon. Ayun. So, ang unang gagawin ko, lilinisin natin siya mga kadali. Ayun, tapos na siyang masabon mga kadali. So, ang gagawin natin, babanlawan natin siya. Diba? Yun. Babanlawan natin siya. Yeah. Yun. Tapos, gagamitin natin itong basahan. Sampunas mga kadali. Tapos, pupunasin din natin to. Okay. Ito yung ginagawa ko na to. Para sa akin ha. Ganun ko ginagawa kung panlinisin ng preno ng sasakyan ko. Yun, tapos hintayin natin siyang matuyo. Mga kadali, hintayin natin siyang matuyo pati ito. Tapos after matuyo. So ayun mga kadali, so ito my personal knowledge lang mga kadali. Tapos, if ever na gusto nyo magtanong sa mga iba pang professional, okay lang mga kadali. So, ito, sineshare ko lang tong video na to. Okay, kadali. So, after nating masabunan kanina, tapos binanlawan natin, hinintayin natin siya na matuyo. So, after nyo matuyo, linalagyan ko siya ng ganito. Okay, mga kadali.
ayun mga kadali, nalagyan na siya natin ito, tapos punasan natin siya. After natin siyang mapunas, ready na siya, isasalpak ko na. Ito, tuyo na rin yung dam brake natin. Ito, tuyo na rin siya mga kadali. So ito, sabi ko nga kanina, as in-explain ko kanina, anti-rust to. Kung kunwari, pang iwas kalawang, ganun. Okay? Pangalis din ng mga gilid-gilid na dumi. Okay mga kadali, so tapos na tayo dito. Ibabalik na natin siya ngayon. So ayun mga kadali, natapos na tayo sa isang gulong. After nito, sa kabila naman. So ayun, anong kaalagahan ba ng pag-maintenance ng preno? Kahit kayo naman mga kadali, alam nyo na yun. Bakit, di ba? Pero para sa akin, para maging accurate yung preno natin, tapos maano natin, ma-prevent natin yung pangalawang nung yung mga elements niya dun sa loob, para malinis na din mga kadali, para iwas sira din tayo mga kadali. So tapos na tayo dito, tapos anin muna natin yung sa harap yung disc brake niya. After nun, dun naman sa kabila. Okay mga kadali, ayun, ayun. So ayun mga kadali, tapos na tayo dun sa kabilang gulong, dun sa likuran, yung rear brake natin, so yung drum brake. Tapos, dito na naman tayo sa front wheel, dun sa disc brake na kadali. So, para sa akin kasi, every month, if kung kinakailangan dali, sinecheck ko yung mga preno ko yun. Actually, medyo easy lang din. So, pag hindi busy, iyan na rin na ililinisin. Tapos, for example, sa 1 month, hindi naman siya masyado nagagamit. Depende yan eh, di ba? Depende yan. Pero, ako kasi, once a month or pag medyo busy din, twice sa dalawang buwan, mga isang beses ko lang siya lilinisin. Pero as needed, pag ano talaga, mas maganda, mas malinis siya, di ba mga kadali? Ayun, so umpisa na natin tong isa ulit. Size 14 na tools. Ito. Para alisin natin yung ano dito. Yan. Tamilya. Ito. Yan, tapos. Sasalita. Ayun, tapos mga kadali, alisin natin to. Para sa ganun, maalis natin yung mga brake pads, tapos lilinisin natin siya. Okay? Ayun, so natanggal na natin mga tornilyo mga kadali. Tapos, alisin natin. Tapos, ayan.
Ito yung mga brake pads na kailangan nating linisin. Tapos yung sa kabila. Yun. Okay mga kadali, so sisimulan na natin. Ako ang ginagawa ko kasi, sasabunan ko siya ulit. Tapos lalagyan ko siya ng yun nga, yung anti-dust. Okay, watch out mga kadali. Sinabon natin, tapos binanlawan din natin mga kadali. Ngayon pupunasan natin. Ayun mga kadali, so nalinis na natin yung brake pads, nasabon natin, tapos na banlawan, napatuyuan. Tapos nalagyan na rin ng ganito. So, lagyan ko ulit. Double purpose lang. Pang ano lang.